Inihahanda na ng Lanao del Sur Police ang mga kasong isasampa laban sa 50 tao. Kabilang ang magkapatid na leader umano ng Maute Group na itinuturing ng mga terorista. Sa pagtatapos ng bakbaka ng militar at ng grupo, mahigit 6 na po ang napaslang. Makibalita tayo kay Ian Cruz. Natapos ng bakbakan sa butig Lanao del Sur patapos makubkob nitong Linggo ang kuta ng Maute Group sa Barangay Poktan. Sa mga naging pahayag ng militar, higit 6 na po ang napaslang ng miyembro ng Maute Group na itinuturing na terorista. Umabot sa 11 ang sugatang sundalo. Nasa 5 naman ang napatay sa bakbakan. Kabilang si Corporal Angel Cubillas na nakitang pugot na ang ulo. Nakuha ng GMA News ang litratong ito mula sa mapagkakatiwalaang intelligence source. Ang mga mujahidin nagpa-selfie pa sa pugot na ulo ni Corporal Cubillas. February 23, yun ang pagkapatay ng sundalo. February 27, na-recover yung head. Nakalagay sa isang sako at nakahang sa yun sa kawayan. Kung napugutan yun, di talagang very, very inhuman yung mga effort na ito. And we cannot picture out kung anong klaseng mga tao ang mayroon ng ganito. Ang naulilang asawa ni Corporal Cubillas, hustisya ang hiling sa pagkamatay ng asawa. Susan na mabigyan ng hustisya po. Hustisya na po ang hiling ko. Inihanda na raw ng Lanao del Sur Police ang paghaay ng kaso laban sa may 50 katao sa pangungunan ni na Omar at Abdullah Maute. Kahit daw mga minor de edad, makakasama sa kaso. Regardless if they are minors or not, kasi ang nakasaad naman sa batas eh, yung isang bata o minor na humahawak na yan ng armas at saka pinagbabaril doon, ginagamit doon sa mga sundalo natin, ay hindi na natin ituturing yan na minor siguro. Mula sa Lanao del Sur, Ian Cruz, GMA News.